Yes, sir! Another day, another Wednesday, another episode of Kwentong Barber. Hello po, everyone watching at the moment. I am Edward Barber, your host. And today is a special day. It's a very, very special day. And for me, you guys will find out for a couple of reasons. I just want to say hello straight off to Mayordiology, Angel Urias. Hello, Lightning. Hello to everyone watching at the moment. But as we are here naman, dito sa Kwentong Barber, let's start off with some kwento, with some kwentuhan. Let me bring you back to 2017. 2017 Mix Awards. Didn't know Tagalog yet. Very early on, yung role ko doon is to present an award. We were wearing military-themed outfits. So camouflage, all of that. Performance. I see a woman I don't know and a man I don't understand. The woman had white short hair. The man was wearing a hat. And they start singing. And they start performing, and they start singing in Tagalog, a language I don't understand at that point. And I was instantly hooked, never stopped listening to that song until this day. Fast forward to 2020, July 23, I got to interview this man for the first time, the man with the hat who was rapping. And sa sobrang tense ko, sa sobrang kabado ko, wala akong maisip na tanong. So when my co-VJ passed the ball to me and said, Edward, my question ka ba? I pretended to, ano? I pretended to lag. Aaminin ko dito sa Kwentong Barber. And I know he's listening backstage. Yes, I didn't lag, but I pretended to. So I was so nervous. Pero fast forward to this day, we have him back dito sa Kwentong Barber. Not back, but we have him here for the first time and I get to talk to him once again. 24 years in the industry, changing lives with his music, and he's finally here on Kwentong Barber. Everyone, we give you the one and only Glock 9. Hello, magandang hapon sa lahat ng mga viewers nyo dito sa Kwentong Barber. Hello, Edward. Kumusta? Nadinig ko yung kwento mo. Ako ng konti doon. Kailangan ko tanongin agad-agad, Sir Glock. Halata ba nung time na yon? Yung ginawa hindi. Ko, hindi. Oh, yeah, okay. Kasi talaga namang mahina yung mga internet natin dito sa Pilipinas. Eh. Okay. So, mahina yung wifi ko nung time na yon. Mahina. Pero mahina din yung utak ko nung time na yon. Pero, eto na, nakabalik na kayo. And I'd really just have to ask, may pa rin ang mamahal sa inyo? Siyempre, unang-una, I'm very thankful sa lahat ng mga, kasi nakikita ko yan eh, lalo na nung nagkaroon ng pandemic. Na mas naging personal talaga yung connection ko with, hindi ko nga, nahihiya nga akong magsabi ng mga, hindi ko kayang sabihin yung fans. Hindi ko kayang sabihin mga supporters. Hindi, parang tropa talaga yan. And sa totoo lang, yun lang naman talaga yung gusto kong maging tingin nila sa akin. Tropa. Kasi, may tropa ako, nagra-rap yun. Sino? Si Glock. Ganyan. Parang gano'n. Okay na ako doon. Go ahead. I'm very, very thankful na umabot ako ng 24 years. Hindi ko din naman inisip. Sa totoo lang, hindi. Kita naman sa mukha ko, di ba? Matagal na ako dito sa industry. Pero, kita niya, puro puti na yung bigote. Hindi ko talaga, honestly, hindi ko nararamdaman na it's been 24 years. Siguro dahil din sa kung gaano ako ka-attached sa craft na pinili ko. Para kang nakikinig ng isang kanta, di ba? May isang kanta, yung isang kanta na hindi ka nag-e-enjoy, kahit 1 minute lang yun, parang ang tagal-tagal eh. Okay. Pero kahit yung kanta ay 10 minutes, pag gustong-gusto mo yung song, uy, parang hindi 10 minutes yun. So parang ganun din. Ah, so parang ganun din yung ano, yung buong journey niyo sa industry. Oh, that's awesome. May marami lang nag-iba, pero yung pagtatandaan ko yung mga memories ko nung nagsisimula ako. Parang last week lang. Pero after all this time, at actually nakausap ko in the past, sila Sir Ogie, Sir Gary, yung mga talagang pillars of OPM in their own right. Pero lalo si Sir Gary, hindi siya, honored naman siya that he's called a pillar of OPM. Pero anong feeling, Sir Glock, na kayo rin, pillar kayo of OPM in Pinoy rap?
Yun din, ganun din. Parang siyempre, ang hirap naman ang kinin nung tag na yun, no? Na pilar to, ganyan. Hindi ko talaga, hindi, sorry, pero hindi ko talaga siya, hindi ko ine-entertain yung thought. Kasi, minsan, makikita mo ako sa mall, wala talaga akong ay hindi talaga ako yun. Uy, kailangan magbihis ka kasi ganito eh, kasi ganyan. Mm. Kailangan naka-ayos ka pag nakita ka ng mga tao kasi hindi talaga eh. Parang dati nga, malalaman mo lang kung madalas ako maligo pag maraming show eh. Ay, hindi naman literally, no? Kasi syempre, pag lalaro kang PlayStation, no, kaya may ginagawa ka, busy ka, nakakalimutan mong maligo. Pero pag may show ka, meron kang engagement, wala kang choice, ligo ka. Ay, may show ka mamaya, ligo ka. May show ka bukas, ligo ka. May show. Parang ganun. So, minsan pupunta, pagka ganito, lalo na ngayon pandemic, makita mo ako sa mall. Talagang nakapambahil, minsan talagang gulo-gulo pa yung buho ko. Mm. And I think, mas okay yun for me, ah. Kasi mas mas hindi nai-intimidate ang tao eh. Mm-mm. Kasi may pagkakataon lang minsan. Pag umu-order ako, kasi ako yung tagalabas eh, bibili ako ng food dito sa bahay. Mm. Ako yung tagalabas eh. Designated ally ako eh. So, ako yung tagabili ng pagkain. Minsan, wala yung kain talagang ang baho-baho ng dating ng itsura mo. Tapos, lapit pa rin sila, oh, idol, papicture naman. Oh, walang problema, picture tayo, ganyan, ganyan. Eh, minsan, meron ako dapat lakad. So, nagbihis ako, di ba? Eh, lagi akong bumibili sa restaurant na yun, eh. Hindi naman ako nagbihis, eh. Nakita nila ako nakabihis, parang ayaw nila akong kausapin, parang nahihiya sila. So, I think, pagka tingin nila na, oh, parang one of us yan, si Idol Black. Ganyan. Mm-hmm. Walang problema lapitan. Pero pag nakita nila na ayos ka, parang naiilang sila lapitan ka or anything. Magpalitrato sa'yo, kausapin ka, ganyan. So yun, ako kaya mag-aayos lang talaga ako pag kailangan ko mag-ayos. Parang ngayon. So safe to say na naligo kayo ngayon, Sir Glock. Naligo ako ngayon. Naligo. Kasi galing ako sa labas eh. Pag lumabas ako, maliligo ako pag uwi. Okay. Pero curious din po ako. Ako, and I'll be the first one to say it. May mga times din, lalo dati, I think ngayon medyo nag-improve ako. Na pag kapag may nagpapa-picture tapos isip 23 hours yung taping, tapos ang baho ba, ang asim nga eh. Tapos parang ayaw mo lumapit yung mga tao tapos it's uncomfortable. Sa buong career nyo, kasi sinabi nyo na gusto nyo tropa yung mga fans or supporters ninyo, they're just your friends. Never ba kayo na naging uncomfortable sa pagpapa-picture or video greet or anything like that? Honestly, may mga times na mas gusto ko na wag muna siguro, lalo na pag I'm with my children. Ayaw na ayaw ko na magpi-picture na makikita sila sa litrato. Minsan lalapit sila sa kotse kami. Idol, pa-picture naman. So magsi-selfie sila towards the window of the car. Mm-hmm. Eh, nandun yung mga anak ko. So, minsan ako akin yung phone mo, ako na yung magse-selfie towards them na lang para palabas yung picture. So, ganun. Pero, syempre, I always tell myself na kasama to sa hiningi natin, yung litrato ng papapicture sa'yo. Kasama yan. Kaya kahit minsan, kahit parang hindi ka komportable or kung maaari, wag muna. Hindi ko magawang tumanggi kasi kasama yan eh. Kasama talaga yan. Pag hindi ka nahininga ng litrato, ibig sabihin tapos na. So, in a way, dapat maging thankful ka. Great reminder. Pero, and I'm curious, at medyo personal din to. I don't wanna get into this so deep so early. Pero, sa mga anak nyo, Sir Glock, was there ever a thought na, syempre, you're Glock 9. A lot of people love you. Pero may time ba na nag-worry kayo na baka mag-iba yung treatment ng mga towards your children, ng mga schoolmates nila or yung mga teacher? Kasi of course that's gonna be a thought
ano, kasama din po 'yon sa litrato. Siguro consciously din, hindi tinry ko talaga na i-detach yung aking pagiging pagiging Glock 9 ko sa buhay ng mga anak ko. Kasi I want them to have a parang ano ba? Hindi nga normal kasi normal na may buhay nila. Ayaw ko lang na magkaroon ng hindi magandang epekto yung pagiging Glock 9 ng tatay nila sa buhay nila. And so siyempre hindi naman ako pupunta sa school nila na nakapang rapper outfit, no? Yeah. hindi ko gagawin 'yun. If ever kailangan nila ako sa school, pupunta ako doon na mukha talaga akong airpot, 'di ba? So hindi rin ako magsasalita kung hindi naman ako kinakausap. And pag tinanong ako, sasagot lang ako sa tanong. Hindi naman ako to the point na mukhang suplado, pero tinatry ko lang na ingatan yung buhay ng mga anak ko, lalo na sa school nila. I also prefer not posting them sa social media kasi I think na ang social media ay very cruel minsan, lalo na sa mga kabataan. Kaya iniiwas ko talaga sila dyan. Pero hindi ko sila pinipigilan sa kahit anong gusto mong gawin nila. Yun naman yung rule ko sa kanila. Kung ano gusto mong gawin, susuportahan kita. Ah, so kung gusto nila maging ano, artista or rapper din. Pero ang rule is, finish school muna. Okay. Finish school muna. If you finish school, kahit anong gusto mong gawin after school, laban. Okay. Ganun din ang sinabi ng mama ko, pero medyo iba. Edward, wag ka muna mag-girlfriend. School muna. Kaya strict din kayo sa mga ganun bagay, Sir Glop, in terms of love life before finishing school. Hindi. Dati natatakot ako. Siyempre, meron akong anak na babae. Di ba? Si 17 years old na yun. Pero ngayon, parang natatawa-tawa na lang ako dahil online school. Bahala kayo sa buhay. Nice. Siyempre, hindi mo naman. Ako kasi open din naman ako sa fact na hindi mo naman yan mapipigilan. Siyempre, magkaka-admirer yung mga yan. So yun. Pero ako siyempre, tinatry ko maging cool airpot, diba? Cool dad. Okay lang, you can tell me anything. Ganyan. Kaso syempre inisip ko baka pag sinabi nag lips to lips kami, ano sa ano? Syempre, 'di ba? Pero sa iyan eh realidad 'yan. So inaano ko na din yung sarili. Oy, lalo ngayon ha, mga kapamilya, everyone watching, wag muna kayo mag lips to lips pag walang swab test, please. Or walang pag may mask. Stay safe lang. Bawal. Pero Sir Glock, looking at your career din. And syempre na interview ko kayo dati at syempre ayoko rin ulitin yung mga tanong from the past interviews. But one thing that I really wanted to ask you about. Of course, there are many names naman sa industry, lalo yung genre ng rap na really stand out. You have the Andrew East, you have, you know, of course yourself, Glock 9. Tapos another one of the really greatest ever, si Francis Magalona. And of course, we know Sir Francis, I of course, no longer with us, but his music truly does live on. As I was stalking you, Sir Glock, sa mga videos online, napanood ko rin yung Lando. And it's my first time checking out that music video. Of course, it's 10 years old already. Pero nagulat din na. Ba? Beatles hairdo, apple cut. Yes, hair. I loved it. Bring it back, Sir Glock. Pero nagulat din ako kasi nung sumilip ako sa mga comments, meron din from 10 years ago, pero meron din recent from 2 months ago na sinasabi nila hanggang ngayon they still love the song, relevant pa din. Pero going back to Sir Francis, I know that you guys were close. What were you thinking nung nalaman mo na, you know, he had passed away? Nung nalaman ni Sir Kicks na meron siyang leukemia, sinabi niya sa akin din, I think that day din, tinext niya sa akin. So, syempre,
yung mga time na yun, parang, hindi, kaya to, ganyan. Pero siyempre, hindi natin naman controlled ang mga kung anong dapat mangyari, kung anong mga mangyayari. So, yun. Ako kasi, wala lang ako laging sinasabi sa sarili ko, lalo na ngayon. No? Lalo na mga time na nakakagig ako ng mga, nakakakuha ako ng mga shows, nakakapunta ako sa mga shows na maganda, malalaki, naka-abroad ako. Wala akong laging sinasabi, kundi sobrang saya siguro kung kasama namin si Sir Kicks. Definitely hindi siya mawawala doon. Definitely. If anything, baka kung ano yung tinutungtungan namin, kung nandito pa siya, siya yung nandun. So, yun, malaking kawalan siya sa industry, no? Lalo na sa amin, sa rap. Pero ang laki-laki din namang, napakalaki din namang inspiration na iniwanan niya sa amin. Ano yung biggest piece po ng ano, advice or life lesson na nakuha niyo from Sir Kicks? Napakadami. Sobrang dami. Si Sir Kicks ang una nagsabit sa akin sa unang-una kong Out of the Country show. Oh, wow. Saan po yan? So you can just imagine kung gaano tuwang-tuwa. No? Ano taong ba ako nun? 2008. Kung 2008 yun, ilang taon na ako ngayon. Mayroon ako sa mat eh. Basta ganun, siguro mga late 20s, early 30s. Qatar. Wow, okay. So talagang out there. Nakita kami sa airport. Kita mo talaga sa mukha ni Sir Kicks, very, very genuine yung kanyang pagiging masaya for me. Ito, ang tawag, virgin! Ganyan. First time ko lilipad ng out of the country. Totoo naman, yung unang-unang out of the country ko. Yung lineup namin, yung pinakamalupit yata na lineup na show na napuntahan, na nasamahan ko. Francis M., Kamikaze, Parokyo ni Edgar, Pupil. Wow, okay, what a lineup. Tapos yun, sa sobrang saya na show, sobrang ginaw nung time na yun. Ano bang buwan yun? October, hindi ko matanda, parang ganun. So maginaw. Kitang-kita mo sa mukha ni Sir Kiss, eto, first timer to si Clock, nga, si Aris, nga. Tapos ang saya-saya niya. No? Ang saya-saya niya. May times na, hindi ko alam kung nabanggit ko to nung last interview natin eh. Kasi minsan sinasama niya ako, nag-front act ako sa kanya sa mga bar shows. Mm-hmm. Kung tanong mo sa mga ate at kuya mo dyan sa mix, alam nila yung clown. regular dyan si Sir Kicks pag weekdays and weekends. Front act niya ako, kakanta ako ng mga 2-3 songs, ganyan-ganyan. Eh, minsan Tuesday night, sa Cubao, sa clowns sa Araneta, Cubao, ganyan. Yung Araneta Coliseum, meron niyang ano yun, meron niyang yung mga restaurant dyan. Ano yun, bar dati yun eh. Clowns, Tuesday night. Ang laman ng bar, 6 na tao lang yata, 5. Kasi 5 lang yung manonood sa'yo. So, kumanta ako ng 3 songs para sabi ko, grabe, 6 lang yung nanonood. Lasing pa yata yung isa. Okay. So, natapos yung 3 songs ko. Ang setup kasi ng stage nun, pag pasok mo ng door, papunta sa hagdanan, dressing room agad yun eh. Okay. So, pagbaba ako dun, nakatingin, parang nag-appear yata kami ni Sir Kicks, tas akyat na siya, sana, di ba? Tas lagi ko siyang pinapanood eh, pagka nagpa-perform siya, pinapanood ko siya lagi. Kala mo nagpa-perform siya sa isang arena na punong-puno ng tao, kahit na 5 lang yung nanonood. Tas isang buong set yung kinanta niya, as in pagkatapos ng set, basang-basa ng pawis yung tao. Sumasayaw pa yun sa stage, yung parang mga nagpa-paplak pa yun habang todo performance.
Tapos pagkatapos nung, bago siya matapos, nandun ako sa dressing room, naghihintay. Pagpasok niya, ano, Riz? Sabi niya, no, Riz. Ganun kasi Riz tawag sa akin. Ano, Riz? Ayos ba? Sabi niya, lagi mong tatandaan, kahit ang nanonood sa'yo ay 10, 100, 1,000, 10,000, dapat ang performance mo, todo lagi, sabi niya. So simula nung gabi na yun, hiyang-hiya ako sa sarili ko talaga na naramdaman ko yun. Kaya simula nung gabi na yun, sinabi ko sa sarili ko na kahit na ilan ang manonood sa akin, upak lagi. Ang ang tao ko nga doon lagi, talon sa bangin. Laging talon sa bangin. So, yun. Isa yan sa mga maraming mga aral lagi and memories lagi sa Kicks. Ganda. At isa yung reminder para sa lahat ng mga up-and-coming artists na talagang kahit anong ginagawa mo, bigay mo lahat. Pero siguro nung sa simula, at the very beginning na you're doing that, medyo awkward rin, no? I'm just imagining it. Pag ano, tatlo lang, tapos full energy. Oo naman. Oo naman. Kasi unang-una, mahihiyain talaga ako eh. Hindi. Siya lang din na nagturo sa akin na siya lang din. Noon nagsisimula ako. Pag pinakanta mo ako ng 3 songs, kakanta lang ako ng 3 songs. Wala kayo bang maririnig sa akin na salita? Yung mga songs lang. Hindi ako marunong magsabi na, kumusta kayo dyan? Anong balita dyan? Pare, kumusta kayo dyan? Okay lang ba kayo dyan? Parang ganun. Ang isa din yan sa tinuro niya sa akin na you need to be able to connect with your audience. Minsan kasi, parang may mga audience na mas maganda matrain ka sa hindi mo talaga audience. Na yun naman ang ginawa niya sa akin. Kasi yung mga nanonood sa mga bar gigs namin ni Sir Kicks, mga nagtatrabaho sa umaga and then after ng work, lalo na pag weekend, gigimik sa gabi. So hindi rin naman yan yung mga normal rap listeners eh. So sabi niya, pagka napapalakpak mo yan, okay ka na, Riz. Sabi niya. So yun naman lagi yung sinasabi niya sa akin. At alam din natin lahat that you're helping a lot of other artists, other rappers din. Tinutulungan mo rin sila sa journey, sa all their respective journeys. So gano'ng ka-importante yung mga gano'ng experiences na yung audience mo lang ay 5, 6 na tao. Para sa inyo, Sir Glock, do you think that they need to experience that before they experience yung mga big crowds? Mas okay sana kasi mas may appreciation ka ng... Ganito lang kasi yan eh. Hindi mo ma-appreciate... Mas ma-appreciate mo ang PlayStation 5 kung nasubukan mo maglaro ng PlayStation 1. Diba? So, ganun lang ka simple yan. Mas ma-appreciate mo ang jam-packed na arena kung nakapag-perform ka sa isang show na mayroong 10 tao lang. Diba? Sorry na. Ganda ng analogy mo, Sir Clock. Diba? Lang. Oo, totoo naman. Ganda. And when we speak a lot about appreciation, hanggang ngayon, ang dami nag-a-appreciate sa music ninyo. And again, going back sa Lando at looking in sa comments, nakakatuwa kasi meron din dito 8 years ago, tapos 1 year ago, 5 years ago. So talagang tuloy-tuloy yung mga, you know, ang appreciation ng mga tao. At meron din dito, recent 10 months ago lang from Ace Quare. This song still deserves more views, still relevant until today. Tapos, nakakatuwa naman for me to read that. Pero, alam naman din natin yung kwento ng kanta na yan. Tapos sabi ko, relevant hanggang ngayon. Siguro hindi naman yung great, hindi naman magandang bagay na relevant yun in terms of the message of the song. You know, we all know what the song is about. Pero, nakakalungkot po ba, Sir Glock, na hanggang ngayon, parang pakiramdam din natin minsan, parang walang nagbago, or ganun pa din. Yun sa mga songs na ginawa ko? Yes. Kasi hindi, isang bagay din na sinabi ni Sir Kick sa akin. Ang mga kantang ginawa mo, Riz, pag nirelease mo yan, hindi na ikaw yan. May sariling buhay na yan. May sariling buhay na yan. At kahit na mawala ka, or kahit mawala tayo, the moment na may magpatugtog ng kanta mo, buhay ka ulit. Diba? Parang ubuhay pa rin yung likha mo. Kasi may sarili na silang buhay. Pagdating naman dun sa kung nalulungkot ba ako na
it's still relevant ganyan. Kasi nung sinulat ko naman yun, hindi ko naman din sinabi na pag ginawa ko to, mababago ng kantang to ang mga dapat baguhin. Hindi. I try not to be preachy din sa mga songs. If anything, I say na ako'y kabilang din sa inyo. Ako'y I'm parang kasama din sa lahat. Hindi naman ako iba. Ako'y Pinoy din. Nakatira din ako dito sa Pilipinas. Kung anong problema ng mga Pilipino, problema ko din. Diba? Na-experience ko din. Yes. So, okay. Nakakatuwa lang din na halimbawa, let's say, pag may nakinig ng kanta 10 years ago, 15 years ago, ibig sabihin, pag may nakarinig ng song ngayon lang, most likely, mas batang listener yun. Doon ako natutuwa. Parang before pandemic, nag-show ako sa isang school na puro high school. Eh, natutuwa ako na they know the songs na kinakanta ko. Nakakasira ng ulo yun dahil minsan yung mga songs na kinakanta ko, ni-record ko, hindi pa sila pinapanganak. So, okay. Can very pero, very thing. And they are too. We all are as well. Dati naalala ko rin, I think sinabi ko naman to, sobrang off ako sa OPM kasi ayoko bigyan ng chance kasi lumaki ako sa ibang bansa. I loved Eminem. Doon lang ako sa Eminem. Wala nang iba. And so when I heard that song Industria, it changed a lot of stuff. And alam ko hindi ako nag-iisa doon. Kasi ang dami din na natutuwa sa lahat ng kwento ninyo. We have almost 2,000 people watching. Almost 1 million diamonds already. We're almost at 800K. 150,000 hearts. Thank you to Mayward Flyers officials, Yamashita Gold, to Mrs. S9. Or Mrs. Nine. Ah, no, Mrs. Nine. Sorry for that. Ivang Adarna. We got Yona Smithry, Mayward Japan, Planet Umeboshi, Frenzy, Angel Urias, and Jay. Mrs. Nine again, Dottie Brin, Mayat Smith, Crusher 22, Mayward Marl, Ella Baribal, and yung tate ko, Kevin Home Alone. Salamat, Dad, sa gifts mo. Pero, meron kang sinabi, Sir Glock, just a while ago. Of course, we're all Filipino here. And kung ano yung mga problems ng mga kababayan natin, it's also our problems. At alam naman natin kung ano yung pinagdadaanan ng bansa natin ngayon, even in terms of our government. Registration, botahan, very, very soon. Pero, eto, and I want to be very, very honest here. Etong generation na to, iba din yung mga challenges nila. At nung kinausap ko sila Sir Ogie, Sir Gary, hindi naman sa mas mahirap siya, pero dahil sa social media, mga ganun iba't ibang challenges, it's difficult in its own way. So, ang tanong ko sa inyo, how do we keep fighting para sa integrity ng bansa when from a young age, ang naririnig namin is yung corruption, yung greed, yung walang honor, walang integrity. So, what do we do? Ano yung dapat namin gawin? Ako nga, ang tingin ko hindi challenges yung mga social media. Okay. Ano siya eh? Parang ano siya eh? Nakaka-distract ba? Distraction. Okay. Distraction siya. Kasi ang daming... Sino ba to? Si Dave Chappelle. Ah, yeah. Napanood mo ba yung mga stand-up ano niya? Opa. Ano rin, meron siyang binanggit na may sinabi siya, sabi niya, ikaw, ilang taong ka na? Sabi niya, 24. Sabi niya, yung mga paghihirap ng tao, binabasa mo lang sa internet. Kami, pinagdaanan namin yan personally. So, I think ang social media, pwede mong gamitin as a tool, o pwede mong hayaan ito na maging distraction sa'yo. Na magpadikta ka sa lahat ng mga tao. Okay. Sinasabi sa'yo na ito ang tama, ito ang mali, dapat ganito, dapat
ina-approve ka namin, dapat may like kami sa'yo, dapat nila like namin lahat ng post mo, at pag hindi madami likes ng post mo, dapat nalulungkot ka. Which I think is very wrong. Dumating, dinaanan namin yung mga panahon na masaya na kami kapag nakahiga kami sa isang malaking sanga ng puno sa taas at nandoon ka nakahiga at mahangin. Kumakain ka ng prutas. O kaya, naglalaro ka ng putik habang malakas ang ulan sa palayan. Masaya-masaya na kami nun. No? Naglalakad ng malayong malayo kahit na tirik ang araw, pag uwi mo sa inyo, palo ka na nanay mo. Dahil ang dumi-dumi ng damit mo at amoy araw ka. Pero masayang-masaya na kami nun. I think what's sad is yung requirement na para maging masaya ang isang kabataan ngayon ay napakababaw. Sorry to be very honest, no. Ito lang yung napapansin ko. Na parang ang dali-dali maging negative ng mga tao dito. Yeah. No? Nowadays, napakadali maging. Kaya minsan sa Facebook, pag may nakita ako ng negative post, it's either ina-unfollow ko na lang yung nag-post or yan. So kasi ang lakas-lakas kasi makahila ng negativity. Kaya I think dapat mas aware ang mga kabataan ngayon na hindi sila maapektuhan noon. Isang bagay pa din, tingin ko napakadali lang ng solusyon diyan. Don't focus sa kung anong mga nangyayari sa at mga kailangan mangyari sa paligid mo. Kung ang lahat ng tao ay magfo-focus lang na maging maayos, simula sa sarili niya. I think may mangyayari na maganda din. So hindi naman kailangan na i-please mo lahat ng tao para lang maging okay ka. Hindi. Yun. Which I think medyo malungkot din kasi nakapwesto tayo dito sa bansa natin. Tapos makikita mo na minsan parang ang dami nating mga kababayan na nahihirapan. Mahirap din naman magturo ng mga daliri, di ba? Kasi hindi rin naman perpekto madalas ang magtuturo. So yun. Siguro mas maganda kung maging compassionate ka na lang sa pinakamalapit na tao na nakatayo sa iyo. Tapos ganun din yung taong yun at so on and so forth. Siguro mas okay. At maganda po yung sinabi niyo, and I really love that as well kasi meron din comment dito, napulot ko rin sa comment section from Emmanuel Puson 3 years ago. Sabi niya, always proud to be a brown Pinoy. Napaisip din ako dun sa comment na yan. Because I know as well how much you love this nation. At halata din yun sa mga kanta at halata din sa as you're talking about it. Kaya I really wanted to ask you, kasi isa to sa mga bagay na talagang bothering to me. Na ang daming, kasi we have our beautiful Morena women here in the Philippines. At prominent talaga to sa mga babae, lalo ngayon na gusto nila maging maputi ang kanilang skin tone. Meron din products na pampuputi. And again, we want to say, just on the show, on behalf of the show, we're not condemning anyone naman that wants to do that. Ang tanong ko lang, why do you feel like you need to do that? Kasi kahit sa ibang bansa, Sir Glock, lumaki ako sa Germany, ang gusto na ng mga katulad ko na puti ay maging tan. They want to have the Morena skin. Kaya parang baliktad lahat. So, I guess it leads to the own challenge. So, ang question for you, Sir Glock. Parang baliktad yung priorities ng mga kabataan ngayon. Instead of focusing on the future, they're focusing on how they look. So, I think hindi naman yata siya, hindi siya ano, hindi siya flow lang ng kabataan. Hindi siya, I think ganyan talaga ang mga tao eh. Kung ano yung meron sila, ganito yan. Sabi, may nagsabi sa akin, kasi di ba parang gusto ko magka-Lamborghini.
Gusto ko niya, pangarap ko talaga yan eh. Pero sinabi sa kanya ng, pag may lumapit sa kanya, na sabi sa kanya, the moment na magka Lamborghini ka, kotse na lang din ang tingin mo dyan. Kasi ang lagi mong aasamin ay ang mga bagay na wala ka. The moment makuha mo yung bagay na yun, human nature yan eh. Pag maputi ka, gusto mo umitim. Pag maitim ka, gusto mo pumuti. Diba? Diba? So, ganun. I think human nature talaga yan. So, yun. Parang ganun. Kung kahit gaano kaganda ang... Let's say, gusto ko magka-Rolex eh. Diba? Mm. Eh, pag nagka-Rolex ka na, relo lang din yan. Masabihin lang yan sa alas 12, alas 11. Ganun lang din yun. So, wala talaga sigurong kakontentuhan ang tao. Pero kung matututo tayo makontento, magiging simple lang. Minsan, titingnan mo lang yung mga kababayan natin na nakatira sa bukid. So, tayo lang naman na nagko-complicate ng buhay. Pero ang buhay ay napakasimple lang. Makita mo sila, napakasimple ng buhay. Payak na payak na payak. Sapat lang. Minsan kulang pa sa sapat. Pero makita mo sila, karga ang anak, nakikipaglaro sa kanila, magkakasamang kumakain, kahit ano pang ulam nyo, kahit walang ulam. Doon mo makikita ang pinaka-totoong ngiti sa mga ganong klaseng tao. Yung pinaka-fake ng ngiti, yung mga pinaka-mamahal ang suot. Wow. Wow. Pwede maging yun, maging quote yan. Pero totoo po yun. Totoo yun. And let's be honest, minsan nga sa industry natin, that is more common than we would like to see. Pero yun. 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 Basta yun. Move on. Pero ako, very, tinatandaan ko ang mga tao na nami-meet ko dito sa industry na kasi siguro kung meron man din akong natutunan na gawin ay ang bumasa ng tao. Pag nabasa ko na, oy, okay ito ah. Okay. And bilang lang talaga. Bilang lang talaga. Pagka ano, kahit na malayo-malayo pa yan, tatawagin ko talaga yan. Kasi alam ko na isa yan sa totoo. Kaya minsan parang, yun, ayoko na magsalita. Pero okay lang yun. Okay lang yun. I think kahit yung mga, lalo na yung perfect example, yung nanay ko. At naniniwala ako yung mga nanay, they're the best judges of character na meron tayo sa mga buhay natin. Before, nagka-crush ako sa Germany, sabi ng nanay ko, Edward, lumayo ka. Promise, lumayo ka. So, it's also a skill. Pero para si Sir Glock, curious din ako, ano yung pinaka-humbling experience? Kasi we're talking about being content, yung pagiging contento. So, paano kayo how did you stay humble kahit grabe yung success, grabe yung crowds, 24 years. Siguro, hindi mahirap maging, actually, hindi humble ang tawag dito eh. Nasa tamang pwesto ang pag-iisip siguro. Kung ikaw ay, kapag ka nakuha mo kaagad yung gusto mo, medyo mahirap. Halimbawa, parang, hindi ka nahirapan. Uy, eto na. Kaagad. Diba? Parang walang kahirap-hirap. Tapos biglang ma-experience mo yung perks ng lahat. Walang kahirap-hirap. Pinagkakaguluhan ka ng tao, pinagsisigawan ka ng mga tao, lahat gusto ng litrato mo, lagi ka nasa TV, lagi ka may commercial, walang kahirap-hirap. Nakakatakot yun. Nakakatakot. Okay. Nakakatakot 'yun kasi hindi mo kasi iniisip mo ang galing ko eh. Nakuha ko kaagad 'to, galing ko eh. Kumpara sa isang tao na ginapang mo talaga. Pag ginapang mo 'yan at naramdaman mo yung hirap. Kahit walang ibang taong nakatingin, sa sarili mo mismo mahihiya ka. Eh.
mahihiya ka na magmataas. Kasi alam mo eh. Alam mo na naglinis ka ng basurahan, alam mo na nagkamay ka ng kanal, alam mo na kinain mo yung tira-tira ng tao dahil wala kang pambili ng sarili mong pagkain. Alam mo na kahit na gaano mo ginalingan sa isang performance, maliit at mababa pa rin ang tingin sa iyo ng tao, ng mga kumuha sa iyo sa show. At the moment na may magsabi sa iyo na hanggang dyan ka lang, hindi mo makakalimutan yung mga salita na yun. And I think yun ang pinaka magandang bagay din na maglalagay sa iyo sa tamang pwesto ng utak. I think walang humble eh. I think ang isang tao sa humble sa akin pag tama yung posisyon ng utak mo. I mean, hindi mo iisipin na mas magaling ka sa iba. Never so, mo. Okay, 'yun ang standard, 'yun ang dapat. I think dapat 'yun. The moment na sabihin mo sa sarili mo na ang galing-galing ko kasi, good luck. Good luck talaga. So, 'yun. Humbling. Okay, ang ganda nun. I love that as well. And there are so many questions that I want to ask as well. Pero isa to sa mga talagang every time na may interview, iniisip ko kung pwede o kung dapat kong pasukin tong question na to. Pero feeling okay naman, Sir Glock, for your whole career, 24 years, kung sa personal life or sa career mismo, ano yung biggest mistake nyo as an artist or as just a human being? Kasi we learn talaga from those mistakes, from those failures. Yun ang pinaka-humbling moment sa lahat eh, when you make a huge mistake. So para sa inyo, ano yun? Hindi rin kasi din ako mapaglista ng hindi ako mapaglista ng ito pinaka maling ginawa ko sa buhay ko to. Hindi ako, kung meron man siguro nung pina 2000 concert ni Pops Fernandez sa Ultra Millennium Concert, so, tinanong nila ako, Glock 9, pwede ka ba mag-perform sa opening number ng concert ni Pops Fernandez? Opo, grabe. Yun na sabi ko sa sarili, eto na siguro yung break na hinihintay ko. Ganyan. So, ayun na. Punta ako sa show. Andun lahat ng mga malalaking pangalan sa industry. Okay, kasi I think meron. Lagi, ang natatandaan ko lang kasi talaga dun, although alam ko ang daming-daming mga sikat nun, ang natatandaan ko lang si Sir Ogie. Kasi wala siyang ibang sinabi kundi nung tinawag na ako na game na daw at magpa-perform na. Kasi doon ako sa gitna ng song, opening lalabas eh. Ang natatandaan ko lang si Sir Ogie, wala siyang ibang sinabi kundi, good luck, Glock, good luck, Glock, good luck, Glock, good luck, Glock. So, ganun talaga si Sir Ogie. Hinila na ako sa ilalim ng stage dahil lalabas ako sa isang elevating platform. Tapos tumutugtog na, nagsisigaw na yung mga tao, sampa na ako dun sa elevating platform, then umakyat na siya. Nung lumabas yung ulo ko sa stage, nakita kong gaano kadaming tao, nag-freeze ako for ng isang buong verse. Gaano ka tagal ang isang verse? Like 20? 1 minute? Ooh! 1 minute tumutug. 1 minute tumutugtog lang, tapos naka-freeze lang ako. Tapos hindi ko alam ang gagawin ko. Although dalawang parts yung rap ko eh. After noon, may hook part and then nag-rap ako. Nagawa ko yung second part. Pero yung the entire first part, nakatayo lang ako dun sa ano. Tapos, natapos yung production number, pumaba ako ng stage. Ang naalala ko lang na sinabi ni Miss Pops Fernandez, nahiya pa ako sa sinabi niya dahil inisip ko baka parang nagalit pa yata si Miss Pops kasi ang galing niya, no? Sabi. Oo. Yeah, oo. So ako simula nun, parang 3 buwan yata akong galit sa sarili ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na sinayang mo ang pagkakataon.
Paano kung may nanonood sa'yo doon na pag na-impress sa'yo, mababago na yung buhay mo? So, lagi kong sinasabi yan. So, simula noon, every time may performance ako, baanat lagi. Upak talaga. Kasi iniisip ko parang baka may nanonood sa akin na naghahanap ng rapper para sa isang TVC. Hmm. O nanonood sa akin na naghahanap ng rapper para sa isang para makipag-collaborate sa isang malaking artist. So laging 'yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Ang so kung meron man talaga akong pinagsisisihan eh kasi kung nangyari man 'yun. Meron akong nakuha out of it. Experience. Naging determined ako na kailangan kong pagbutihan. Well, Sir Glock, looking at yung iba't ibang up-and-coming artists na marami naman talaga, lalo ngayon. At salamat din sa social media kasi lalo ngayon na may pandemic. Kahit yung mga auditions online, yung PBB, online lahat yung auditions na yan. So, at tapos recently, meron ko yung ginawa na 44 Challenge. So, alam kong marami din nag-submit ng entries sa challenge na yan. So, gano'n kayo natuwa sa mga entries or did you watch them or how many did you watch? Ano po yung kwento doon? Tinry namin panoorin kung ilan hanggat ilan kaya namin. Mm-hmm. Sobrang dami. I think nung nakuha namin yung report sa YouTube alone, 2,000 plus na eh. Sa YouTube alone. Mm-hmm. So bukod pa yung nagpost sa Facebook, kaya very very thankful talaga sa lahat ng mga sumali sa 44. Ano lang naman yun eh, parang kasi madami nags, "Oy, Sir Glock, baka naman pwede tayong collaborate sa song." Or, "Sir Glock, ang dami ng ganyan." Sabi ko, "Ito pinaka instant na magagawa namin 'yun. Magre-record ako ng isang rap verse and then after noon, maglalagay ako ng instrumental ng rap verse na 'yon para pwede din nila lagyan." Parang ganoon lang. Pero I'm very very thankful. Ang dami ko din narinig na na-impress talaga ako. Sabi ko talaga sa sarili ko, ang dami-dami magagaling na rapper ngayon. So we salute all of those up-and-coming rappers as well. Pero kanina, nung naligo ako, just like you, Sir Glock, naligo ako para sa interview na to. Pero naisip ko rin yung tanong kasi meron ding comment, again, last comment from 1 year ago dun sa Lando. From Elefax. I'm here after watching Ang Huling El Bimbo kasi it would be amazing if a musical there was a musical based on Glock 9 songs. Tapos naisip ko, if in the future merong musical or theater project based sa kwento ninyo, ano yung tatlong eksena na dapat kasama sa script? So pwede siguro yung isa ay yung moment na yan at yung concert ni Miss Pops Fernandez. Mga experiences ko. Yes, yung mga experience. Ano yung mga eksena na yan? Kasi at the moment, we just hit 2,500 people watching at 1 million diamonds. Kaya yan ang ender question natin for today. Ang dami ko din kasi talagang isa lang yung nangyari kay Miss Pops na concert. Na lagi kong natatandaan. Sobrang minsan kasama pa ako sa isang group before. Kailangan natin ng manager eh. Ganun yung mga kasama. Kailangan natin ng manager pare. Ganyan. Sige, okay. Meron dyan sa Tomas Morato. Sa Tomas Morato, meron dyan. Manage daw sa atin. Puntaan natin. Okay, kita kami dun sa may... Dyan, sa Tomas Morato, kita kami. Meeting, ganyan. Tapos, binilang kami ng barbecue. I think isaw yata yun, tapos kanin. Pinapakain kami, kumakain kami, ganyan. Kasi, tapos, nagtanong yung magmamanage dapat. Kung nagda-drugs daw kami. Okay. Ang sumagot, syempre, sumagot yung dalawa kong kasama, di ba? Ako, tahimik lang naman ako eh. So,
to cut the long story short, pinaalis kami no. Pinaalis kami. Dahil doon sa sinagot nung ano, pinaalis kami. Hindi ko pa nga nauubos yung isaw tsaka yung kanin. Hindi pa ako nakakainom ng tubig. Pinaalis na kami. So sayang yung at least mala nakapagtanghalian ako. So, pinaalis kami. Wala. Si Sante. Hindi pa nagsisimula. Si Sante na. Tapos, eto, Bokya, uwian na. Nakatayo kami sa EDSA. Alam mo yung EDSA corner Kamuning, Kamyas? Yes. Yan, yan yung may, yung, basta yun. Ah, yun yung, okay. Diba, may may flyover galing Quezon Avenue, EDSA. Diba, may madadaan na mo yun eh. Kamuning, Kamyas, EDSA, corner. Nakatayo kami doon. Tapos na-realize ko, wala akong pamasahe. Sabi ko, pautoy, pairam naman ako kahit 20. Wala akong pamasahe. Ginawa ng dalawang kasama ko, iniwanan ako, sumakay ng bus. Biglang tumakbo, sumakay ng bus. So ako, parang naiiwan ako doon. Wala akong pamasahe. Kailangan ko sumakay ng bus papuntang show. Kasi taga-binangonan ako eh. Problema, pag sumakay ka ng bus, bibigyan kang ticket, di ba? Ng conductor. Conductor. Conductor, ganun yun eh. Yes. Tapos, saan ka? Diyan po sa crossing sa Cubao. Ay, sa show. So, ang gagawin nung, clack, 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 bubutasan niya yung ticket mo eh. Tapos tsaka niya bibigay sa'yo. Sabi ko, pagkaabot niya, kaso wala po akong pamasahe. So, sabi niya sa akin, sana hindi mo na muna pinabutasan yung ticket. Akin na nga yan, tapos parang nagalit siya. So, baba ako sa crossing. Sa may harapan ng, ano, ng mall. Shangri-La. Ganyan. Ang problema, kailangan ko pa sumakay ng jeep. An hour ride na jeep. Pagpauwi sa amin. So sabi ko, wala akong pamasahe. Paano to? So ang ginawa ko, imbis na, sabi ko, mag-o 1, 2, 3 ako nito. Hindi ako magbabayad ng jeep. So, kailangan ko mamili. Lalayo ba ako ng upo sa driver? O naisip ko, teka, uupo ako ng malapit sa driver. Para lahat ng lahat na mag-aabot ng bayad, ako mag-aabot sa kanya. Bayad daw po. Tapos siguro once in a while sabihin ko bayad. So siguro yung driver, maiisip niya, nagbayad. So yun, nakauwi rin ako. Yan. Isa lang yun. So, kung tatanungin mo ako kung ano, tatlo. Siguro yung isa, yung Pops Fernandez experience. Tapos ayan, yung nakauwi ka na after yung management. And yung last, kahit short experience lang na milestone dapat kasama sa musical ninyo. Siguro yun din sinabi ko na kailangan, hindi naman kailangan daanan. No? Siguro alam nila yung malaman din ng mga nagsisimula, yung value ng kung ano yung meron sila. Kung ano yung meron sila na tinatamasa. Kasi nung ang trabaho ko dati, kitchen helper ako dati. So lahat ng, kaya I always say din sa interview na hindi ako mahihiya na gumawa ng maduming trabaho. Kasi yun ang ginagawa kong trabaho dati. Literally madumi. Na pagpasok ko ng 7 a.m., ang trabaho ko ay maglinis ng tambakan ng basura. After noon, kailangan kong linisin yung garahe ng mga delivery trucks. And then after noon, kailangan kong walisan yung harapan ng kalye. Literally, kailangan mong kamayin minsan talaga yung kanal. Eh, yeah. Para makuha mo yung dumi at hindi magbara. Kaya hindi ako, siguro kaya din hindi ako naging madiriin. Kasi lahat yung nadaanan ko din. After noon, maghuhugas ako ng lahat ng ginamit ng mga night shift. Tsaka ako magsisimula ng shift ko the whole day. Wow. Siguro yun din ang nagturo sa akin na
ang pinakatotoong mga tao na makikilala mo ay yung mga taong nakakaranas din ng ganong hirap. Na hindi din sila magiging pretentious pagkausap mo sila kasi alam nila na alam mo yun eh. And siguro yun din ang reason kung bakit kung ganun na lang din ako mag ganun ko talaga ina-appreciate kung ano yung nangyari sa akin sa trabaho ito. Imagine simula ng mga times na yun. And then kusa kung ano yung ginagawa ko ngayon. Yun lang isipin ko yung sarili ko na nakakasakay ka ng eroplano eh. Mm-hmm. From there. Galing doon. Napakalaking bagay na for me. Meron lang isang kwento sa akin. Pwede din isama to pang nakakatawa. Yung first time ko sumakay ng eroplano, excited na excited ako. Pupunta, may show kami sa Cebu. Sabi ko, first time ko makakasakay ng eroplano. Kaya susulitin ko to. So pag-upo ko ng ano, paglipad ng eroplano, inintay ko talaga mag-take off eh. Nung nawala yung ano, seatbelt sign, sabi, tinawag ko yung stewardess. Sabi ko, miss, pwede ba akong pagpahingi ng panlagay sa mata? Matutulog kasi ako eh. Sabi nung ali sa akin, sir, sa Cebu lang humpunta nyo, hindi yung Amerika yung pupunta. wala pala sa local flight, wala palang ganun sa mata. Wala pa lang palagay sa mata pag local flight. At least alam mo na, di ba? Great story. Ganda. So yun ang tatlong moments na pwede natin isama. Pero yeah, there's so many people na happy-happy. Ang dami na nagko-comment dito. Pero alam ko, somewhere out there, sa almost 3,000 viewers na meron tayo ngayon, there's at least one person na gusto din maging artist o maging rapper, maging performer. At yung isang tumatak sa akin sa buong interview na to ay hindi yung kung paano mag-rap or yun yung dapat, hindi lang yung wisdom na shinare mo, pero yung kung how the importance of being a storyteller. Kasi yun talagang music eh. Yun talagang, I guess in some ways, rap. Lalo yung mga, if you look at songs like Lando Industria, it's all a story. So nagpapasalamat din kami, Sir Glock, na dahil isa kayo sa pinaka-best storytellers na meron ng Pilipinas. Thank you. Pero in that, for that reason, sa lahat ng gusto maging storyteller, through music or through whatever type of work na gagawin nila, kung janitor man yun or hindi, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? I think unang-una dapat matutunan mong gumawa ng trabaho hindi base sa kung magkano yung makukuha mo out of it. Parang hindi naman sa nung nagsisimula ako, parang eventually na-realize ko na dapat ganun ang commitment ko sa work. Let's say ang kikitain ko sa work ay 3,000 pesos. Hindi 3,000 piso ang trabaho ang ilalagay ko doon. Lalagyan ko yun ng 300,000 pesos na work. Lalagyan ko yun ng worth 3 million pesos na work. Kasi pag ang magbabayad sa'yo ng 3,000 ay binigyan mo ng more than sa ibabayad mo sa kanya, matatandaan kanya eh. Matatandaan kanya. Grabe, ginawa na ito 300,000 pesos worth na trabaho. So 3,000 piso nakikitain niya. So 3,000 piso kikitain niya. At definitely ikukwento kanya. Kung hindi ka man niya makukuha ulit, ikukwento kanya sa ibang tao. Grabe tong taong to. Hiningan ko ng pansit canton spaghetti yung binigay sa akin. Parang ganun. Doon kanila matatandaan. Siguro pangalawa at pinaka-importante din, kung gusto mo maging isang magaling na manunulat o kahit na anong gusto mong gawin, no? Kung gusto mong sumulat ng kanta, sumulat ng kwento, o kahit anong gusto mong trabahong gawin, I think magiging mahusay ka na trabahador
o magiging mahusay ka na manunulat, kung marunong kang maglagay ng sarili mo sa posisyon ng ibang tao. Kung kaya mong maramdaman ang hirap ng iba, mas maikukwento mo ng tama yung hirap na nararamdaman nila. So, I think, yun din eh. Minsan sinabi ko yata to sa isang songwriting workshop na na-attendan ko. Mahirap makagawa ng isang convincing piece o ng isang makabagbag damdamin na kanta ang isang tao na masamang ugali. Kung hindi mo nararamdaman ang dapat na maramdaman ng isang tao na gusto mag-express ng totoong pag-ibig at pagmamahal, hindi mo magagawa yung kahit ano pang gawin. So kung siguraduhin mo, make sure na kung ano yung sinasabi mo sa kanta, nararamdaman mo rin at naiintindihan mo para masabi mo na malinaw. Grabe. So, I guess to translate that sa mga kabataan ngayon, huwag kang mag-I love you if you don't mean it. Please don't. Dami kong nakikitang kwento dun sa social media. MU, malabong usapan yan, hindi yan mutual understanding. Pero maraming salamat, Sir Glock, for coming here sa Kwento Barber. It's a great, great time. Sobra akong nag-enjoy. Dami ng reactions na nabi ko. So, nag-enjoy talaga sa kwentuhan natin. And I'm so grateful because I am a fan, but it's good to be a tropa, I guess, as well. Thank you so much to Mayward Flyers official, Baba Mamama, Elsie Nebreja, Boss Lady, and we're over 1.1 million diamonds. Nag 3,000 viewers na tayo, almost 350,000 hearts. Maraming salamat sa lahat ng viewers and the Sir Glock. Thank you so much once again for coming on. Salamat, Edward. Maraming salamat sa inyo. Thank you for inviting me. Of course. Miss Nine, thank you po. Once again, we give you Glock 9. Thank you, Sir Glock. Maraming salamat. Ingat. Woo! My gosh. Okay, my heart. I'm so grateful. There's a lot of good insights there. Marami din mga magandang wisdom, pieces of wisdom. At shout out to Mayward Chris. Di ako galit. Di ako galit. At si Yona Smith, sabi niya relate lang daw. Doty, sir, bago mag-end, tatlong BB rap version naman. Naku, sana nakita ko yun as Sir Glock was there. Siguro, kung nandun pa si Sir Glock, tatlong BB daw, may tatlong BB, rap version. Ano yung magagawa ni Sir Glock doon? Nailea, shout out to you, Mayward Japan. Thank you so much. And there's someone, and I just had the thought, one of my favorite things to do sa kinakwento ni Sir Glock, one of my favorite things to do personally is, if there's anything I would love you guys to do, if you ever take a Grab, if you ever take a taxi, if you ever take a tricycle, kausapin mo yung driver mo. Kasi lalo ngayon, medyo halata rin sa social media minsan. If you're not aware of the state of our country is in, kung ano yung pinagdadaanan, yung average Joe, average Juan ng Pilipinas, kausapin mo yung Grab driver mo. Kasi lahat ng stories that you would love to hear, they have it. Isa yan sa favorite things na pwede kong gawin. Sir, eto na. Bibigyan ko kayo ng script. Eto. Sir, kumusta ang pandemic or yung quarantine season 3? They'll just tell you all their stories. So, yun lang. If there's anything that impacted you guys today on this episode of Kwentong Barber, don't worry. It's just a natural progression of learning, of hearing the stories of others. Thank you so much to everyone. We're almost at 1.2 million viewers. coming from yung interview last year, sobrang happy lang ako sa interview this time. I'm Rain Louise. Happy birthday to you. Have a great day. Shout out to my dad who's watching at the moment. Yung nanay ko sa kabilang room. I love you so much. And to more stories to come, the more stories to be told, the more stories to being heard. There's so many experiences that can change your life and have certainly changed my life. Pinaka biggest learning ko today is being humble is not a state of mind.
it should be the natural state of your mind. So with that being said, thank you so much to everyone who's watching. The 3.2, almost 3.2 thousand people watching. The almost 1.2 million diamonds. Maraming salam to everyone. We'll see you again next week for another episode of Kwentong Barber. Peace out. Also, Arjun De La Fuente is going live tonight. Let's help him win that car. I'll be dropping by his live later tonight. So if you guys want to just see us hang out, hindi naman magiging super official with a camera and a mic. Hindi, magkwekwentuhan lang. We're just gonna have fun. If you guys want to join us there later, we'll see you there sa IG. Ano yun? Sa Kumu live stream ni RJ De La Fuente. Let's get him that car. I love you guys. And I'll see you again next week. Peace out. Arigatou gozaimasu.